diversity is our beauty. Tignan nyo, meron siyang cacao dito. And actually, para siyang papaya, pero ngayon. Okay, so saan natin tong cacao pod? Cacao husk siya, guys, si Zeus. Si una nyo itry if ever pagka pumunta kayo sa Davao. Bagobo Plata. Meron dito contemporary exhibit. Hello guys! I'm back again with another video, another series, another travel destination to visit. And syempre, nabasa niyo naman sa title ngayon po dito sa episode 1 and so on. Itong series na to, tayo ay pupunta sa Dorian capital of the Philippines, sa Davao City! At alam niyo ba, konting story time lang, itong trip ko po na to ay hindi po ako ang nag-initiate at hindi po ako yung talaga mga nag-research na mga pupuntahan. Ngayon kasi, dito sa trip na to, tayo ay inimbitahan ng TPB o Tourism Promotions Board of the Philippines. And yes guys, TPB and DOT ay magka-sister yan. Alam niyo yon. So magka-partner yan. Kaya ngayon, let's go. I'm so excited. Andito tayo ngayon sa ating favorite hotel sa Hopin Asiana City and let's go na sa NAIA Terminal 2. So naghihintay na tayo ng Grab natin and actually 3:50 AM pa lang. At ang flight natin is 7 o'clock. Pero syempre, yung mga kasama natin is andun na. At meron na itong mga DOT, meron na itong TPB at ang makakasama ko na content creator na si Joffrey. So first time ko siya may meet, so let's see. Ayan, nag-book na ako ng Grab. Ang tahimik na dito ngayon sa lobby, oh. Walang katao-tao, napaka-agay naman kasi. Ngayon, sa NAIA Terminal 2 tayo, and ang sasakyan natin ngayon is AirAsia. So kasi, di ba nga, ang NAIA Terminal 2 AirAsia na yan. So dun tayo, domestic flight, and ito ang ating dalang maleta. Usually, yan naman ang dinadala ko lagi. So, isang 20 kilos, tapos itong backpack ko. Okay, so dito na tayo ngayon sa NAIA Terminal 2. And ito tayo sa AirAsia or sa South Wing entrance. Kasi, nagsishare dito yung AirAsia and Philippine Airlines. So, let's go. And AirAsia kasi yung aming airline for today's video. Yan! Let's go! Let's pasok na! Yan, di ba? Ayan yung PAL. Then, ito yung AirAsia. Ayan! So, tara na. Mag-online check-in na tayo. Bag drop. Buti, baby, may ikli lang yung pila ngayon. No? Ayan, tignan nyo, 20.9 kilos. Oh wait, bakit parang magti 21? Saktong-sakto. Ano ba tayo bibili ng pasalubong yan? Okay guys. Pero biglaan, no? So kasama ko na ngayon si Joffrey, yung kinikwento ko sa inyo. Hello. Kanina na makakasama ko. Actually, first time ko siya makasama guys. At ang content niya ay? Food. Oh, food. Kaya, travel. Ayan. Oh, feeling ko, papakainin niya tayo ng durian. Oh, umanda si Ivan na hindi kumakain ng durian. Tapos siya naman, hihiluhin naman natin siya kasi balita ko meron siyang fear of heights. Oh, Jesus ko, Lord. Alright, going down po. Thank you. Ayan, tignan nyo. Ngayon lang ako nagpunta dito sa NAIA Terminal 2 na ganitong kaaga. To Davao. Okay guys, so we're finally here and dito na tayo sa Dorian, capital of the Philippines, sa Davao City! Welcome to Davao! Grabe! Ano kaya ang pwede natin makita dito, no? Ayun po, Dorian ang hanapin. Yung favorite mo, Dorian. Saka, mga bundok-bundok? Okay, let's find out. So, welcome! Ayan, ito yung itsura ng kanilang conveyor belt. At ayan guys, ay mapakita ko lang sa inyo itong Travel Philippines application. Yan yung gagamitin natin all throughout this trip. Actually, kasi itong Travel Philippines application, isang application yan ng Tourism Promotion Board Philippines na kung saan dito, makikita nyo dito yung mga nearby na mga tourist spots kapag kunyari sa Davao nyo siya i-open. So, i-click nyo lang yung link sa baba. And also, ito yung screenshot ng mismong application na kung saan pwede nyo install. Ayan, kunin na natin yung ating maleta. Ayan, ito yung makikita nyo sa arrivals area dito sa Davao Airport. Diba? Life is here, Davao! Ayun, no, tingnan nyo, diversity is our beauty. Kasi yan yung tagline dito sa Davao. Parang ano yan, it's more fun in the Philippines tagline, ganon. Makikita nyo, paglabas nyo ng exit, meron dito mga ATM, which is meron PNB, Land Bank, PSB Bank, tapos BDO, and meron ditong vending machine ng mga gluta. Galing ang gluta. Tapos itong mga, kanilang mga face mask. Ito yung itsura ng exit dito sa airport. Tapos yan, yung side na yan, dyan yung pickup area if ever kapag meron kayo airport transfer, kapag ka mag-grab. Kasi guys, share ko lang sa inyo, dito sa Davao, isa, meron ditong grab. Like sa Manila. And actually, fun fact, I've been here na many times. Actually, third time ko na ngayon. And mas mura yung grab dito compared sa Manila. Yan! Papunta tayo doon sa kabilang area dahil doon nakaparada lahat ng mga van na pipick up sa inyo. And aside from grab, pwede din kayo dito mag-taxi. Kaya lang for me kasi, kapag ka nagpupunta ako dito is nag-grab ako. Uy, ba't iba tarapalim? Bakit iba tarapalim? Oh guys, sige nyo naman na meron pa welcome dito. Welcome Tourism Promotions Boards and Social Media Influencer. Welcome po sa amin. Wow.
yung sinasabi sa link ko, gano'n. Welcome po sa amin. Ay, si Kuya Randy ang ating tour guide for 5 consecutive days. Muna tayo sa landmark po ng Davao, yung durian na may tao sa loob. At no? Wow. That's taura, that's also people inside the durian that represent 3 identities of people who live here in Davao. So that means if you're here in Davao City, which means there are 3 inhabitants, which is the native, the Muslim, and the Christian. They're all together in one durian. So that's also like representing, no, the unity and diversity of Davao City. Okay? Part tayo nung tatlo Christians. Magka-picture tayo dito sa durian na may tatlong inhabitants, which is Muslim, Christian, and the natives. Ayan. Buti na lang si Geoffrey, napaka-tibay ng utak. Let's go. Okay, sasakay na tayo ngayon sa ating van. And again, uulitin ko, para makaalis dito sa airport, pwede kayong mag-grab at pwede din kayong mag-taxi. Pero ako ang advice ko, mag-grab kayo kasi mas mura at mas accurate yung presyo. Good morning, guys. Nandito na tayo ngayon sa ating first stop, ang Grand Verde Farm. Then we'll have a proper breakfast after the tour, if that's all right. Sige, yes, sige. Para pamatid gutom lang. Tara, tara. Thank you. Wow, breakfast time! Ayan, kakain na tayo. Ang ating first breakfast dito sa Davao. Hi! O sige, while they're grabbing the putumaya and the sikwate, but just indulge me for a little bit. Wow, guys, tignan nyo, mango sticky rice! Asmado yan. Opya, grabs, enough. Okay, nice. Ang galing mag-serve, I think. Randy's side hustle is a waiter. Ayan, let's eat this mango sticky rice. And tignan nyo, meron siyang kakao dito. Hello guys, hello. I'm with Miss Jen. For I'm the owner of Cybercrypt. You can also get a cacao nibs po. Pwede nyo itikpan nyo. Dyan sa ano nyo, sa nibs, sa putumaya nyo is the nibs. Buha po kayo ng isa. Sure. If you wanna add additional nibs, gala perfect ano combination. I did introduce myself. Ako pala si Nibs. Nasa'yo yan. You are? Tisha. Tisha. April. Narjay. Joff po. Joff? Ivan po. Ivan. Okay, Randy. Tisha. Blair. Okay, Randy, Blair, of course si Jen, and then si Joff. And then si Ivan, Tisha, April, and RJ. There you go. This is Muscovado nibs. Ito. So, spice. Ginger. And tangy. Ayan. So ngayon, nagtutour kami dito. And as you can see, itong area na to parang mushroom section nila. Where you can see different mushrooms na nag-grow. Ayan, may mga mushroom dyan. Actually, ano to talaga yun? Tour to ng mismong farm. Ano tayo? We need to immerse ourselves sa mismong farm at malaman kung paano tumutubo yung mga cacao at yung mga ibang wild plants here. Okay, so ini-explain sa amin yung cacao. Ito cacao. Hindi nalalabas ang bulaklak kasi. Diba? Yung bulaklak na yan, guys, nagiging cacao. Ayan, mag-harvest ngayon ng cacao. Ayun. Okay guys, ngayon andito tayo sa farm na kung saan i-harvest natin itong cacao. Actually, first time kong makakita nito in person. So, let's go! Wow! Tignan nyo guys, ang laki! And actually, para siyang papaya. Pero ngayon, mamaya bubuksan natin ito. Ayan, ito yung cacao na mamaya bubuksan natin. Bubuksan na natin ang cacao. Ganito pala bubukas. Ah, ganun. And then, twist. Oh. Okay. Ayan. Wow! Okay, so buksan na natin itong cacao pods. Tama po? Yes. Hawak the blade. Ay, hindi naman. Hawak the wood. Twist it to the right. Ow, oh, left-handed pala. Okay. Ay, bakit na naputol? Okay, that's okay. Alam mo bakit? Kumbaga, that one is an infected pod. Notice, oh, no. When it was a baby, it's okay. When it was a baby, a larva started to bore a hole and lay its egg there. But it doesn't mean to say this is bad. Pero, John, I want you to start tasting one piece of this. Okay yan. Kahit po may larva? Walang larva. Wala na. Nakaalis na by that time. Nakaalis na, nakalipad na. Maasim. Compare. Maasim. Go. Compare with this. Okay. throw out the seed there. Man, dito na. Ay, sorry! Sabi niyo po throw out kasi. sorry. Kala ko naman para tumubo ulit. Gagawin mo yung chocolate. Oh, chocolate yun. Tinapot. Sorry. Okay lang. Sabi kasi hindi ba itong throw out. Sorry. My mistake.
Ano, mas matamis? Than that one. Yes. Okay, and what about this? Okay, dito mo lang yan, oh, luwa. Yan. Sarap, ha? Oo! How would you describe the ano taste of the fruit? What does it remind you of? I'm gonna pass this around now. Titikman nyo to. Go ahead. Go. Parang same po sila. Parang same lang. Okay, same lang. May mas matamis kesa dito sa merong yung binuksan mo. Right? Okay, now with cacao, the right degree of doneness, actually ito. Yung binuksan ni Ivan. Kasi if you notice... Okay, so tikman naman natin ngayon ang cacao vinegar. Para medyo... Okay lang yung paper ko. Alcohol na sukar. Sorry, gagawang ka. Grabe. Cheers. Diba? May alcohol. Para hindi siya sobrang maasin. Pero yes, masarap siya. Sobrang maasin. Wala, masarap siya. Hindi siya sobrang fruity, asin niya. No? Yeah. Actually. So, ang sarap niya, isaw-saw yung mga. Wala na chicharon. Wala bang dangge? Walang dangge na hinahanap. Walang dangge sa breakfast. Oh, ayan. Yung cacao seeds, guys. Yung dryness na to. Dinadry na. Yan ay magiging chocolate. Ayan. Tignan nyo yung mga cacao. Cacao husk. Balat. I want you to smell this and tell me. Ito cacao nibs. Parang siyang ano, Milo na matapang. Milo na matapang? Milo na matapang. Ay, sorry. Ganun yung smell niya. Tikman natin itong ano, cacao ground nibs. Cacao nibs. Ground cacao nibs. Sabi ni ano Blair kanina, Ricoa, yung cocoa powder. Pwede itong kainin. Parang siyang almond crisp. Itong cacao nibs. Kaya siyang almond na mapait. And typically, i-steep namin to so that we can extract a little bit more of the very, very light chocolate. Inom po namin kanina doon sa baba. Ito yun? Oo. Ah, okay. Oo. By pressing it on the side and then you grind smell natin ang cacao. Smell it. Grabe. Sobrang nakakahal. Okay, so let's try it. Gilingin natin itong cacao na to. Tourism, parang ano siya, parang siya kamay latig. Mabango siya. Pero yun nga, as usual, parang medyo matapang ng slice. Cup. Ito siya. Chocolate humba? Chocolate humba. Tapos salad. Then, cup. Let's try it. So, isang tingin lang muna dito, guys. Thank you. So, may herbs siya. Masarap siya. Medyo nalalasan talaga yung cacao. Ano yung herb na natitikman mo? Yung cacao. Medyo mapait. Parang may iba eh. Pero malinom nam. Ito yung salad yun. May basil. Sarap. Yung salad. Basil yung naamoy ko. Ang lakas makakalasan ng mga food sa Vietnam. Ah, onion! Para siya ba yung lasang mga salad na nakakain sa Vietnam. But syempre, double version. Ngayon siyang papaya. Cilantro, onion, basil, or vinegar. Kumbak with chocolate. First time yung nakita na kami sa vlog. Kumbak. Sila yung maraming magtamay. Somewhere in the Tipunan, near Ateneo, there's this hole in the wall. Ano yun? Ang pangalan niya, gulay na or something? Magpasok mo doon, ganito ang way ng serving nila eh. Magkakamay ka lang. Wow! Okay guys, so may paregalo sa atin ng owner ng farm. Si Madam, thank you Madam! With Paul Danza. Yeah! From Grand Bay. Wow! Ako bars guys! Madami na naman tayo may uuwi sa ating bahay. Hello! So tapos na tayo doon sa farm at ngayon nandito na tayo sa area ng Philippine Eagle. And alam nyo ba, dito sa Philippine Eagle makikita natin nilagay sa bagong money, bagong pera ng Pilipinas. Diba mayroon Philippine Eagle sa likod tulad nito? So ngayon, yan, titignan natin yan ngayon dito. Wow! Ayan, entrance this way! 8.5 hectare no, na facility, breeding and conservation facility of the critically endangered Philippine Eagle. And we are now in the Malagos, Barangay Malagos. And then Malagos name also derived from two words, which is Malakas na Agos. This is one of the 8 watersheds that provides water to the people of Davao. So here in Davao City, we just also like the local government helped to preserve the at least 80% of forest, no? And the 20% that's also a developed city.
So that's why we have at least 8 watersheds na maintain. And then yun, may watersheds tayo. And then... The Philippine Eagle! Ayan, tingin yung facts ng Philippine Eagle Foundation. Bawal daw ang mga flash sa loob, tas maingay. Oo nga eh. Ako pa naman yung maingay. Kaya kailangan tahimik tayo sa loob kasi madidisturb sila. Ma-stress. Grabe, may mga pangalan pala sa ano dito. Pwede kayang magsulat ng pangalan dito. Ito acknowledgement yan sa mga nag-donate ng ano dito. Ng, syempre, ng pera para lang ma- okay. Susentuhan yung mga inampon nila na Philippine Eagle. Makapag-donate kaya? Ano para malagay dyan yung pangalan natin? Kano ba? Hindi, ikaw na lang muna dyan. May papakita sa atin yung pinakamatandang crocodile. Wow! Pinakamalaking saltwater crocodile. Pero ito po yung biggest ngayon. Ay, hindi po. Ang oldest biggest lang. Is nasa Crocodile Park. Si ano si Pangil. Ah, nasa 21 feet. Oo, so na, ito is ano lang. Isa lang din siya na ano nila na para sa mga dito tulungan nila para ma ano na, na rescue nila na Pilipino anakuan na grabe big niya. Oh. Parang joke lang no. Ayan, may ahas. Ay nakita niya ahas. Ayun. May eagle na tayo nakikita finally. White-bellied sea eagle. Pumupunta yan sa sea para kumuha ng kanilang food. So paano kuya kapag ako niyan uulan? Ano ba sila? Okay lang mabasa? Yes, okay lang sila mabasa. Oh, pero, hindi sila nagkakasakit? Hindi naman. Meron silang keeper na nag-check sila time to time just in case lang na meron mararamdaman. May nagpapakain sila everyday at nag-aalaga. So, ma-check yung kondisyon nila everyday. Kasi guys, tignan nyo, open. And napakadami. Yes. Ilan po uling parang eagle o birds yan? At least 10 species of eagle po na nandito. And then 36 of Philippine eagles din ang nandito. So, another types of eagles. Tapos nakahiwala yung pinaka-Philippine eagle. Yes po. Dito tayo da. Kuya, andito ba yung ano? Andito yung nasa likod ng 1,000? Wala. Nandito. Siya mismo. Tugang makikita natin. Kaya pangalan nung ano? Ano po pangalan nung eagle na yun? Na nasa likod? Oo. Siya po si Vigo. Vigo? Yes, si Vigo. Yung nagdala sa Lord of the Rings. Ayan guys, si Vigo. Siya yung nasa 1,000 pesos bill natin. Ayun si Vigo, nakikita nyo. Ayun sa exhibit. Ayun siya. Philippine brown deer. Ito yung area na yan. Ayan, tignan nyo. Siya guys, si Zeus. Si Zeus, siya yung inadapt na eagle ni Kuya Kim Atienza. And fun fact, alam nyo ba, ang pag-a-adapt ng eagle dito is worth minimum is 100,000 pesos. Kapag ka nag-adapt ka, is ikaw na may chance magpangalan sa eagle at ikaw yung magpo-provide ng monthly bill ng pagkain nila. So guys, tignan nyo, may eagle dito. Pinanganak siya na February 23, 1999. So kabatch natin! Team Gen Z! Nag-K-12 yan. Ayan, tignan nyo! Kaya lang ito, hindi ito nag-K-12. Ako lang kasi naabutan guys ng K-12. Ako pinaka-last batch. Ayan, yung mga nag-donate. Ah, tignan nyo, Cebu Pacific. Tapos, Philippine Airlines. Okay, so time for Philippine Macaque. Ay, nakikita nyo ba yung unggoy? Ayun, ayun, ayun. Galing naman dito, mayroon ditong honesty store. Okay guys, so we're back at ngayon. Lunchtime natin dito tayo sa Partosa Farm dito sa Davao. O kung saan kilala ito sa merong 8 hectares. Na merong 700 durian trees dito. So ngayon, let's go. Papakita ko sa inyo kung ano nga ba ang pinagmamalaki nito area na to. At ilalagay ko dyan sa baba kung paano magpunta dito if ever na mag-DIY kayo. So ano ko yung pinagmamalaki nitong Partosa Farm? Siyempre, yung tinatawag na mark talaga ng ano talaga ng Davao, no? Yung tinatawag na pinagmamalaki ng Davao, which is yung durian. So durian. So dito natin makikita yung mga iba't ibang klase ng durian. Yeah, so other varieties ng durian. Ano yun? Tatlo yun, di ba? Ano, soft? Level. Sa parang massage lang, no? Para hindi nyo makalimutan, which is a soft, mild, and then hard level, no? Uh-huh. Yung hard, mapait, ganun ba? Yes, yeah, so siya yung matapang, and then yung level ng pait niya. So, yun yung level ng medyo tapang ng lasa niya. Ah, okay. So, pag doon tayo sa soft level, which is may entertain pa kayo to find another varieties ng durian. Hi, good afternoon po. Galing pa kayo sa ano? Saan po? Galing po kami NCR. Oh, NCR. Kala mo naman taga NCR tayo. Galing po kami ng Nueva Ecija. Welcome! Welcome! Wow. Ang sarap naman ang cake na to, oh. Tignan nyo! Oh my God! Ay! Red Velvet! Red Velvet guys, favorite ko yan. Magkano yung mga cakes? Depende sa klase, sir. Meron kami yung mga sun tribal po. Si pistachio sun tribal, sir. Meron slice na 170. Okay. Then, 995 yung buo. 995? Yes. So, ano yung pinaka-bestseller nyo? Bestseller namin po sa sun tribal itong pistachio. Ay! Pistachio! Try natin yan mamaya. Grabe yung view dito sa restaurant. Tignan nyo. Wow!
punong-puno ng mga puno. Actually, parang it's giving Bali vibes. Ang ganda. Hindi pwede yung ganun lang. So, nag-experiment kami, improve namin initially. So, nagustuhan naman ang customers. Pero, syempre, hindi pa yon. Improve on your product. So, yung ordinary 2 pesos na, ano, hindi na siya ganun, syempre. Marami na yung hinahalo to really make your product, ano, stand out. Nag-start ako chocolate cake. Chocolate cake lang yung amin noon. Tapos, chocolate cake, pagkatapos ano lang, brownies, blandies. Yun lang wapo. Ayan, eating time. Tingnan nyo, chicken. Ito, salad. Tapos ito, pakbet. Kare-kare. At saka, binakbet. Okay. Kaya binakbet. Parang binagbuungan. Nag-order ba kayo ng binagbuungan? Oo, binagbuungan. Okay guys, so let's eat. Itong food ko is chicken. Nag-video kasi isa kong kasama. So, kailangan natin ito makinig na bahag yun. Ay, kung lutong. Oh, yung lutong yan, crunchy. And alam nyo ba, fun fact, yung isa sa owner is ka-hometown natin from Cabanatuan City na Racija. Di ba? Ano natin? Ayan. First taste. First ba? Crap. Butter chicken talaga. Plus yung butter chicken nila, kakaiba. Di ba usually kasi parang mga chop-chop yung chicken. Ito, isang buong manok siya. Ano malaki? Tapos yellowish. Hindi yung parang medyo orange na yung color tulad sa mga ibang resto. Plus yun yung gusto ko dito. Pag nagpunta kayo dito sa Davao, well ventilated, malamig. Okay, jackfruit time. Langka, guys. Favorite ko to, share ko lang. Okay. Ang bango. Alam niyo, paborito-paborito ko to, lalo na kapag nilalagay ito sa halo-halo. Ay, frozen siya. Ang tamis. Kaya ang frozen, hindi ko makagat. Sarap. Sarap. Ngayon guys, titikman na natin yung durian. Actually, natikman ko na yung durian. Natikman ko durian. Durian, hindi ko nakalimutan kung anong candy o parang ice cream or whatsoever. Tapos yung pinaka-durian, natikman kong first time sa Singapore. Mga grade 2 pa ako ata. Ganun pang level. So, ayun yung itsura ng durian. Ano po ba kami yung ano nito? Ano yung pangalan? Arancillo. Ang pinaka-beginner friendly. No, mild na siya. Mild. 28 days from food. Actually, lang kasi sila kumain kaya kakain na rin ako. Depende sa variety. Oo, na peer pressure ako guys. Ito, dapat naka-ready pa ako for tomorrow or sa last pero yung mga buntong, pero kumain kasi sila lahat. Wala tayong choice. Medyo matagal yun, abuti yun ng mga 25 days. Let's make the Baweños proud and happy. Let's go, Ivan. Aba. Para siyang ano, tingnan niyo, kinukurot ko siya para siyang ano, para siyang laman ng manok. Laman ng manok. Hindi ayun oh, ayun oh. Okay, okay, okay. Oh, yeah. Gina justify ko guys na tama ako. Okay. Ang bango. Ang bango. Kain lang na kain. Premium. Okay naman, di ba? Diba? Okay, ma'am. Sarap ang kain. Okay yung lasa. Diba? Pag buhuyin, lasahan mo na lang. Lunok lang na. Hindi, okay naman yung lasa niya. Hindi naman hindi masarap. Pero okay yung lasa. Masarap. Okay. Pero guys, madami pang variant ito. Tikman niyo yung mga iba't-ibang mga bread. Ito yung pinaka-mild. Oo. Tapos merong yung intense. Oo, may mas intense. Pero ito, hindi siya yung parang tama-tama lang. May amoy na may sapak. Ganun, wala pang alang ganun variety. May amoy na may sapak. Bastos. Oo. Ew. Kaya okay pa siya. Tingnan niyo, inuulit ko pa uli yung pagkagat. Kasi nung unang tikin ko, parang meron siyang, parang medyo parang madula sa dila. Pero ngayon parang okay na. Alam mo kung bakit? Yung unang kinain mo siguro fresh. Hindi frozen. Yun yung nananapak. Ang daming durian dito. Kaya yung foodie eh. Take one for the team. Okay naman siya, to be honest. At dapat ito yung una niya i-try if ever pagka pumunta kayo dito sa Davao. Arancillo? Arancillo. Arancillo. Arancillo ba yung ano? Kaya lang much better itatry nyo ito sa labas ng hotel kasi usually sa mga hotel bawal ito, no? Ah, bawal yan. Pati mangosteen. Okay yung mangosteen. Marang okay. Marang. Sa ibang bansa bawal yung mangosteen din eh. Ang marang kasi madaling mahinig. Yung pinaka-mile. Tapos, so kapag pepper mint, ito pwede magdala ng... Pero hindi nga malakas yung amoy niya. Kasi frozen. Dahil frozen. Daming sinabi ko, parang siya talagang ano. Binigyan tayo ng... Para merong mga bits na gano'n. Binigyan tayo ng durian coffee chill. Ayan, tignan nyo, ito pa yung mga bestseller nila, mga cinnamon. Ayan, as you can see, iba't iba yung mga prices, tapos iba't iba yung mga flavor. May classic, may super chocolate, may blueberry, cappuccino, glazed. Wow! Look!
Okay guys, so we're here sa office ng Department of Tourism dito sa Davao. So let's go. Hey, ako kanina ako makikipag-meet sa director ng Department of Tourism, guys. Sipin niyo, pag-vlog natin, narating natin to. Wow! Grabe, nasa conference tayo. Grabe, welcome sa office ng Google. Google. Hello sa Davao City. Guys, may pakamay-kamay dito pa, shake and shake hands, di ko napakita sa inyo. Ayan, Davao! So, in behalf of RD Family, the director of the welcome to Davao. First itinerary. Hi, saya. Oh, super. Saya po. Mag-durian tasting na rin. Oh, first time. Ito first time mo sa Davao? Siya po. Ako po third ko na, pero ngayon pa lang po ako iikot as a turista talaga. Under the leadership of COO Marga, from the Tourism Promotions Board, so this is one of our projects for domestic tourism, influencer marketing for the destinations. For this year, or no, actually it's supposed to be last year pa ito, pero ngayon lang kami na-finalize for everything. And si Paul Ivan Ligi, sobrang lalaki nila sa TikTok. Sa TikTok talaga sila. Thank you po. Wow, tingnan niyo, may paandar na ganito yung DOT ng Davao. Ano kaya, mamaya i-unbox natin to. So guys, ngayon nandito na tayo ngayon sa Kadayawan Village and Magsaysay Park. Actually, yung Magsaysay Park, nasa loob niya yung Kadayawan Village. And ito yun. Ayan. Ito yung Magsaysay Park. Like, parke siya dito sa Davao. Actually, third time ko na sa Davao at third time ko na din mag-visit dito sa Magsaysay Park. Lagi ko siya vini-visit. And ayan yung mismong Kadayawan Village. As you can see, iba't ibang types ng tribe andyan. At alam nyo, ang gusto ko sa park dito sa Kadayawan Village, iba't ibang tribe na may iba't ibang story, na may iba't ibang produkto ang nasa loob ng kanilang mga kanya-kanyang kubo. Ngayon, let's go! Ito ay ang Bagobo Plata. Yung sinasabi ko sa inyo na makikita nyo na mga kubo-kubo, na may mga story bawat isang kubo, kung ano ang mga produkto nila. Kaya lang, unfortunately, walang mga produktong nakalagay dito. Dito kasi yung nakalagay eh. Kunyari itong ata. Yan, meron dyan dapat nakalagay. Tapos itong Obu Manuvu. Welcome to the Matisan Tribal House. You can see, no, they're also selling accessories na ang artisan accessories ng mga Matiksalog tribe. So, dito kayo. So, magkano kuya usually binebenta yung ganyan? Pwede natin matanong sa Ate, pasensya na. Ate, magkano po yung ganyan? Nagre-range po, magkano? $50 to $500. Wow! Lahat ng makikita nyo sa mga bagobo na maraming palamuti na beadworks, sila yung mga bagobo taga-bawa. Bali kuya, kung sino yung mga nakabantay sa bawat kubo ng Kadayawan Village, taga doon sila? Yes po. Ah, nice. Kayo po taga, ano pa kayo? Bagobo taga-bawa. Pero ito siya sa Atato. Chika-chika lang. Isa taga-bawa. So, since when in-establish itong Kadayawan Village? Ah, okay. So, tapos bakit na po? Yes, it was also started established by the former officer in charge po ng City Tourism Office. It was started in 2017. Panahon ni Ma'am VP Inday. Ah, hindi pa. Hindi pa VP si Ma'am Inday yan. Ah, mayor pa si Ma'am Inday. Ah, mayor siya noon. Okay. And then si Ma'am Jin Rose Tixon, isa ding tour guide na nakapag-isip din na tulungan to establish this tribal village. So itong Kadayawan Village na to, for good siya or may certain time lang to then mawawala na? Ibig nyo sabihin sa daily po na pag-exhibit? I mean, yung exhibit na to, like for good ba siya matagalan? Okay. Or kunyari 2 years lang, gano'n, para sa mga gustong mag-contract. Okay. Wala naman itong yung tinatawag time na limit, time limit o yung tinatawag na kontrata. Ito yung tinatawag na sustainable tourism spot sana ng local government of Davao. Kaso nga lang, this is a typical Magsaysay Park way back then, way back 1950s, but
the local government of Davao tried to like relocate this tribal village to the better place, no? Like para ma-showcase din iba't ibang tribe. Yes, may isipan nila yung talagang nasa mountains talaga na dun yung 11 tribal houses ng 11 tribes ng Davao. But eto, nasimulan naman, so sinuportahan din ng local government, which is good thing for this, is malapit siya sa syudad, and then sa mga gustong city mag-aral... City center kasi ito kung yes, located guys. Sa gustong mag-aral about the tribes of each group, hindi na kailangan pumunta pa ng para mundo, pag-travel na malayo. So, kasi kapag nagpunta kayo dito guys sa Kadayaon Village, bawat tribal houses, merong mga kanya-kanyang meaning. Kunyari ito, Bagobo, Tagabawa, meron dong poster na kung saan, makikita nyo doon kung tungkol saan at kung saan sila nanggaling. Yes, para, no? Yes. Kasi identity nila. In short, your identity. Identities in short. Okay guys, so ngayon, nandito tayo ngayon sa Poblacion Market or kung saan, ito yung bagong established na place dito sa Davao na kung saan pwede kayong bumili ng mga pasalubong. Basta type nyo lang sa Grab itong Poblacion Market dito sa ibaba and pwede na kayong dalhin dito. So ngayon, let's go. Ayan. Tignan nyo naman. Ang ganda. And actually, parang mukha siyang mahal kasi sabi ng ating tour guide ay state of the art daw ang mismo infrastructure and yung building. But yes nga, totoo nga, parang mahal nga siya. But hindi. Kapag ka in-explore mo, is mura naman pala. Meron dito contemporary exhibit na kung saan mga local artists ng Davao yung may gawa. O, diba? Ang ganda. And, nakalagay dito yung mga pangalan nila. And yung price, if ever kung gustong bilhin. So ito, 25,000. Ang ganda. Kung mahilig kayo sa art, ma-appreciate nyo talaga tong area na to. Then, kung gusto nyo bumili, nakalagay naman yung price. Oh. Actually, for 25,000 yung mga nakikita ko. Actually, ganda nito. Itong part na to. And ito, oh, kapag ka nakaganyan ka, sakto siya. Di ba? Galing. Oh, nakapagpasalubong na sa second floor. Oh, at saka okay. CR, may CR din dito. Manda. Straight ahead and... turn left. Ayan, tignan nyo, meron dito mga alahas, mga pearls, whatever, kung gusto nyo. Ayan, tignan natin yung price. Awan ang presyo. But may mga ganyan. Kung gusto nyo bumili ng mga local goods, local mga batiks, and then yung mga gawa ng mga... Ayan, ganda nito. Ano yes, yung mga tawag sa mga ganyan? Yan, yung mga ano yan, beads, at saka yung mga ano nila, local artisan works. May panlalaki bang ganito? O pambabae lang yung ganyan? Pwede kang magtanong, sir. Sila mga pero usually, magkano yung ganyan? Nasa mga thousands na yan. Thousands na. Ganda nung tela, oh. Say, gawat ng mga ano yan, mga artists. Mga artists. Nice, ang ganda. Ayun, may panlalaki dun, guys. So, ganun yung mga style. Diba? Ganda dito, oh. Mga gawang dabawen yun. Mostly, mga kahoy yan, oh. Oo. Magkano ang ate kunyari lang ganito? 36,000 o 36,000 yan. Philippine Eagle. Mga gawang kahoy. Mostly kasi tinutulungan din ng local government yung mga... So, pambukas ng alak. Eh, magkano din ba to? Magkano na ano? Magkano yung ganito? 500 pesos. Ang ganda din ito. Magkano naman po yung ganito? 150. Pumunta kayo dito kay As Shia Souvenir. Tingnan nyo, oh, mga binibenta dito, mga tableya. Ayan yung price. I-post nyo na lang ito. Alam nyo ito, may aura dito. Oh. Masarap yan. Natikman ko yan. Nagpunta kami ng El Nido. Like ito yung natikman ko. Ito mismo. So, ang price niya is 160. Ayun, tignan nyo. Oro chocolate, 85 pesos. Bumili nga tayo ng isa, try lang natin. Okay, so bili natin siya. Sumuport tayo sa mga small business. Ibang mga brands. Oo. So, taga-Davao tong Oro na to? No. Oh, hindi ako sure, sir, ha? Taga-Davao siya? Davao, when you buy yung Oro? No. Ah, nga. Kasi kilala ko to eh, yung Oro. Uh-oh. Ito yung chocolate sa Air Swift. Napalibre. Okay, so ngayon guys, nandito tayo ngayon sa Abreeza Mall, Davao. And hindi ko na-videohan yung kanina, but sa separate video ko ipapakita sa inyo yung video about sa hotel. Kasi nag-check-in na kami sa Seda. Seda Abreeza Hotel naman. And guys, in front lang nito yon. So panoorin nyo na lang yung susunod episode kasi dun ko ipapakita at showcase sa inyo yung ating hotel. Ayan, so ngayon, mag-ano na tayo. Dire-diretso. Dito tayo kakain. Welcome to Penang's Barbecue, Seafood, and Grill. Hi! Kahon na. Wow, grabe, tigan mo. Ayun na yung mga food, guys. Like, literally, nasa harapan na natin. Wow! Okay, ayun yung food natin. Pancit, isang platter, salmon, tapos barbecue, and may chicken. Diba? Eating time! Buha na tayo ng food. Yummy! Seafood tayo for tonight's video. Ang babait ng mga dalawin nyo, no? Kumain na tayo ng barbecue.
masarap. Namot. Kaya na kayo dito sa Penong. Actually, itong Penong, counterpart ko ng Mang Inasal. I mean, para siyang Mang Inasal na dito sa Davao, local restaurant siya na napakadaming branches. Kaya search nyo lang sa Google Maps pagka nandito kayo sa Davao. Ang sarap. Iyan natin po. Okay, so ngayon, gusto ko na tapusin itong video na to, pero syempre bago yan, gusto ko muna sabihin sa inyo yung wrap up, I mean yung summarization ng araw. Grabe, super nag-enjoy ako at super ang dami ko nakitang mas maganda pa na ibubuga nitong Davao. Like literally, kasi third time ko na ngayon at ngayon ko lang nalaman na mayroon palang pwedeng puntahan ng mga ganong klaseng restaurants at napakadami mga stories ng mga farm, ng mga Philippine Eagle. Iba talaga kapag ka meron ka mga tour or something, no? So, tignan nyo na lang uli yung mga clips. Nalagay na ko naman dyan yung mga instructions kung paano kayo magpunta, kung ano yung entrance, kung magkano yung entrance, ganyan. And gusto ko nang ulit-ulitin sa inyo. At gusto ko din pasalamatan sa video na to. Maraming salamat po, TPB Philippines o Tourism Promotions Board ng Pilipinas, which is dahil inibitahan ako dito, yung TPB po, sila po ang ka-tie up po nila ang Department of Tourism. So, maraming salamat sa pag-appreciate sa akin, maraming salamat sa pag-imbita sa akin, TPB, uulitin ko ulit, and yun nga, maraming salamat. At ngayon, gusto ko muna ipakita sa inyo yung regalo nila sa atin. Grabe, napakadaming mga stuff. Like yan, no? Tika nyo, super dami. So, ito, bigay to ng TPB, tapos ito, bigay naman to ng Department of Tourism. Tapos ito, bigay naman to ng kaninang farm na pinuntahan natin. But, mayroon silang business which is with sweets and savories. Masarap to. Granola. Cacao granola. So, yan po ang ating regalong natanggap for today's video at sa trip na to. So, maraming salamat, TPB, with sweets and savories. At maraming salamat din po sa Department of Tourism ng Davao. Actually, hindi ko pa pala nasama tong cyber crib. Binigyan pala tayo ng lace. Tapos binigyan pa rin nga pala tayo ng pa-order na Pokemon. Maraming salamat po. Grabe, pagod na pagod ako for today's video. So, yun. Tapos na ganito yung video na to. Maraming salamat. So, yun lang. Thanks!